to this organization. Mm. No? Anong commission ba dapat siya? Ha? Pag ganyan. DJMP. Saan commission bagay yung mga ganyan? Ano nga ba? Ito sa... DepEd. Hindi. Kasi para teacher, di ba? Raise your hands. What did you say? Bata. What? I did dapat not hear you. Doon sa ano, Bureau of Corrections, what? Pare. Dapat doon sa Bureau Madam, of Corrections. Madam, mabuti po. Hindi po ako nakatin ng press call kasi kung nakatin po ako, Jesus, Panginoon ko. Lalabas yan sa tutok tulfo. Bagay, no? Good morning po sa inyo, Commissioner Kisumbing. Relax lang ho. Hindi ho ganun ang pag-deal sa media. Dapat tukulin natin ang reaksyon ni ano, Senador Miriam Defensor Santiago. Sinatid ko anong reaksyon niya doon sa sinabi ni Commissioner Coco. Coco, beware. Si Loco Coco. All right. At kung gusto niyo makitalo o panalo sa amin, i-post lang ang inyong comments sa Journalismo Wall sa Facebook, mag-tweet or mag-text sa 0921-689-9879. At bago tayo mag-break, may report muna si Makata mula sa Mega Q-Mart sa Cubao. Makata, kamusta mga presyo ng bilihin ngayong Lunes? Nagpapa-autograph. Akala ho nila ako'y talagang anak ni Daddy Erwin Tulfo dahil nga po ako'y naririto. Ngayon po at gwapong-gwapo dito po sa may Mega Q-Mart. Samahan niyo po ako dahil ang ipapakita po natin ngayon ang aking pagkakaalam. Paborito po ng aking kaibigan na si Martin Andanar. Wow, di ba alam ko ikay sosyal pero bakit ito'y paborito mo ha? Ayos yan. Ito po ang presyo po ng mga pyesa, parte at ng mga kasukasuan ng baka para po magamit na papaitan pagkasarap-sarap mga kaibigan. Ate na pong tsunghayan. Oy, para po sa aking asawa na sana po ay ngayon ay bagong ligo, unahin na po natin ang tuwalya. Ang tuwalya na pag tinatanggal na po doon sa pyesa ng baka ay napakaganda ng itsura. 120 po ang kilo. Ang isaw ay 120 rin. Kung itatanong ninyo, bituka, napakalaki, 120 ang kilo. Ang atay, pumasok na po tayo sa loob talaga, 120 pa rin. Ang puso ng baka ay 140. Hindi nyo na kailangan ligawan, ilabas nyo lang ang inyong pera. Ang lapay at bato, 120. Tunghayan po ninyo. At syempre po ang pambulalo. Ang presyo naman po ay talaga naman, pambulalo po yan, ha? Yung lapay at saka bato, yung pata naman po, 120. At syempre po, pangkare-kare, may buntot po na ang presyo. Ayan o, pagkalaki-laki, pagkahaba-haba, 250 po ang presyo ng bakang iyan. Wow, ang parte. Ito naman po ang ating napakagandang tindera, si Aling Minmin. Kumakaway-kaway pa, napakaganda, kaya naman o, napakalakas ng kanyang kita. Na, ayan o ba, English ng papaitan? Entrance. Parang hindi ho. O nga ho. Ano po? O, bawala ho. At Bitter Bitera, no, ang Ingles ng papaitan. Ha? Paborito po yan ni Bitter Ocampo. At ito naman ang ating ipakita. Kumpara ho sa mga pangkaraniwang matadero ng baboy, ng manok, napakalaki po ng mga gamit talaga ng mga matadero dito dahil nga po baka ang kanilang itinutumba. Hindi po ba? O, Brenna po. Talaga pong ito na po si Makata. At nagpapaalam na ito pa rin po ang inyong Makatang Kulakol. May hawak na palakol dito lang sa Sapo. Maraming salamat, Makata. 6 na minuto bago mag-ika-6 ng umaga sa muling ratsada ng Sapol. 2 magkasabwat sa bentahan ng nakaw na diesel bistado. 1 Koreano patay sa pananambang. Welcome back sa Sapol, mga kapatid. Tinanong namin sa aming Journalismo Wall kung ano ang tingin ng mga kapatid nating netizen sa pagtrato ni Commissioner Coco Kisumbing sa media noong Biyernes. At narito ang kanilang sinabi. Sabi ni Becky Agudo, pwede naman daw pagsabihan ng mga taga-media nang hindi nagtataray. Marunong naman daw kasi umintindi ang mga reporters, basta ang dapat lang daw ay mahinahon ang pakikipag-usap sa kanila. Ito naman ang sinabi ni JM Reyes sa kanyang post. Para naman daw hindi taga-media dati si Commissioner Kisumbing. Palibhasa raw kasi dati itong news anchor kaya mapili sa angulo ng kamera. Either way, dapat daw di ganon ang naging asal niya. Pero para naman kay Erica Rosayaga, tama lang ang ginawa ni Commissioner Kisumbing. Sabi kasi niya matitigas din daw ang ulo ng ilang taga-media, binigyan na raw kasi ng instructions, ayaw pa nilang sumunod. Kaya naman daw nagtaray ang Commissioner ay para malaman ng mga kapatid natin sa media na mali sila at maitama ang pagkakamaling aksyon.
At eto naman ang sinabi ni Ian Ricafort. Tama raw si Commissioner Kisumbing sa pagsasabing importante na maganda ang kuha ng camera. Pero dapat daw di ito naging masyadong OC sa ganung bagay. Ang mas importante raw kasi ay ang mas maipabot niya ang malinaw ang kanyang pananaw tungkol sa issue. Lastly, ito naman ang sinabi ni Anne Christine Vicencio. Sabi ni Anne, baka raw kasi cam whore or camera whore itong si Commissioner Kisumbing kasi gusto niya na maganda ang angulo niya sa camera. At saka baka naman malapit na raw itong magmenopause, kaya ito nagtaray. Or di kaya, baka meron siya that day. May ganon, Christine, pilya ka ha. Anyway, basahin naman natin ang mga kakapasok lang na post sa ating wall. Sabi ni Patrick Quinto half an hour ago, pwede namang sabihin yon sa simple at maayos sa paraan. Di na kailangan magtaray, nakalimutan natin ng CHR Commissioner siya, niyang CHR Commissioner siya. Di siya marunong magbigay galang sa karapatan ng iba. At sabi ni Joyce Ann Solario 20 minutes ago, ang sama naman, media is familiar with the protocol. Sana naman sinabihan ng maayos, ginawa nila ang trabaho nila. They are actually doing her a favor trying to get her side. She should know better next time. And from our text line, galing kay Edgar Malianaw. Huwag siyang magtaray at gawing dahilan ang pagkainit ng kanyang ulo. Kung ganyan siya, dapat umalis na lang siya sa pwesto. Crazy J, sobrang olat. Hindi magandang halimbawa ang inasal niya. Kahihiyan siya ng CHR. Wala siyang pinagkaiba kay Gloria. And from Edwin Pingol, talo. Nung wala pa siya sa pwesto, ang babait niya. Karapatan ng media na interviewin sila para malaman ng taong bayan ang ginagawa nila. And from Arsuki Irwin Onan, tingin ko naging OA si CHR Commissioner Kisumbing, dapat yung issue ang pinatulan niya, hindi yung mga reporter. Thank you sa lahat ng sumali sa aming discussion today. Balikan natin sina Irwin at Martin para sa mga police report. Oras po naman sa buong kapuluan, alas 6:01 na po ng nagmamadaling Lunes ng umaga. Balik tayo sa mga nagbabagang balita. Bistado ang dalawang lalaki na magkakunsabang umano sa pagbebenta ng nakaw na diesel sa lungsod ng Maynila. Sa pulang balitang yan ni Gerald Uy. Todo takip ng kanyang mukha si Joey Calica, isang executive assistant sa Development Bank of the Philippines, matapos maaktuhan ng mga pulis na bumibili ng nakaw na diesel. Ang kanyang kakunsaba, ang mismong driver ng oil distributor ng Trans Oil na si Buboy Gilyepa, na walang paalam na nagbebenta ng diesel mula sa mga tanker ng kumpanya. 150 pesos lang ang bili ni Calica sa kada container ng diesel na binebenta naman niya ng patingi-tingi sa mga jeepney driver. Hindi ko naman po na aware doon sa illegal. Gusto ko lang pong mag-sideline din sana. Umita lang po ng konti. Pero kung anong hiya ni Calica, tila proud pang umami sa kasalanan si Gilyepa. Oh, totoo po yan, sir. Bakit ka ginagawa? Eh, pang ano lang siya, pang tawid-tawid lang, kunting kuan lang, kunting kita lang. Kwento ng kinatawan ng Transoil, matagal na nilang ipinagtataka kung bakit madalas bawas ng diesel kapag dinideliver sa kanilang mga kliyente. Naharap sa kasong theft si Gilyepa, habang kakasungan naman sa paglabag ng anti-fencing law si Calica. Gerald Uy, News 5. Samantala, sa Pasig City, patay naman ang isang Koreano matapos harangin ng mga di pa nakikilalang suspect ang minamaneho nitong Chevrolet Venture. Sa pulang balitang yan ni Jessica Nieva. Patay ang isang Korean national matapos tambangan at pagbabarili ng dalawang hindi nakikilalang lalaki sa Ortigas Extension, Santa Lucia ng Pasig City kaninang pasado alas 12 ng madaling araw. Nakaligtas naman ang lima pang babaeng Korean national na kasama ng biktima. Sa inisyal na investigasyon, minamaneho ni Chotea Wamang isang Chevrolet Venture na may plakang XEV328. Kasamang limang Koreana nang harangin sila ng mga salarin na sakay naman ng isang puting kotse. Kinalampag umano ng mga suspect ang kaliwang bahagi ng van bago ito pinaputukan. Kausa po to, madali lang. Nung pagkabukas ng binto, pinababa yung mga babae. Pagkababa, siguro, hindi ko alam kung may nakuha sila o wala. Dalawang tama ng bala sa braso at isa naman sa dibdib ang tinamo ni Wam, na agad nitong ikinamatay. Ayon naman kay SPO3, yes, Rogelio Villanueva, bagamat alam nilang nakatakas sa pamamaril ang limang Koreana, dalawa pa rito ang hindi matukoy kung nasaan. Ayon naman kay SPO3 Rogelio Villanueva, patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung sino ang mga suspect at kung ano ang motibo ng pananamba.